or the Roger eh. Pero dahil sa kunat niya, ang hirap din sigurong quest 1. Lalo-lalo na pag nag-like and pawn siya dito, ipit agad siya. Andiyan nakaabang sa kanya yung mga traps ni Popol, may Blood O, I mean from yes. Alice. Pag siya yung nag-attempt na pumasok. Not unless na siya yung huling papasok. Pero Claude also is a good hero dahil nga mobile na mobile siya with the BMI. Pero let's see, mahihirapan siya in terms of farming sa early game eh. Kaso may Johed naman, may smart missiles naman to assist. Tama. Actually, sabi mga kailangan dito, hindi Roger, kasi mahuhuli agad. So, sabi nung Hulawski Invictus, don't worry, Santi, we're listening. Let's go for a very mobile hero na mataas yung mobility. A perfect example will be the Claude with a BMI in, out. Tapos may Art of TV rin na makakapag-stack up. So, lineup-wise, I would like to ask, sino ang napupusuan mo sa ngayon, Santi? I think I'll go with AP Esports. Ang ganda nung poke nila eh. Actually, Popolin Kupa is a good counter against the Alice, pero kinuha nila ng sabay. So, yun yung commendable doon. My rotation as of now, I'm signing with the Hulawski Invictus. I believe with the Johev Farset tandem as well. And, very close proximity kasi most of the heroes dito for the side. Or as well as sa pagpasok ni Alice, lalapit lang dyan si Paquito eh, with the jabs as well. The left hook, right hook punch, ganon. Diba? Pero Tanza, number one, Esmeralda, may badge. Oo, may badge. Kaya talagang comfort pick to, no? Comfort pick talaga yung lalabas dito, Mari Athena. And I'm really excited to see kung paano nila i-execute yung kanika nilang mga lineup. Kasi may kanika-kanila silang advantage eh. Mayroong ejector dito yung kabila, mayroon namang poke dito, and for sure naka-avarize, may extra gold dito si Cadenza. Pero welcome to the Land of Dawn. Andito na nga po tayo ngayon sa ating last series. Juicy Legends is supervised by the Games and Amusement Board. Let's get it. Siyempre, powered by Juicy Lemon to, at may pagyehi pa nga dun si Prop na kala mo wala lang. Anyway, going back guys, nakikita naman natin, let's base it on the first items. Item check tayo na very quick dito, Santi. Kung makikita natin, nagpo-focus naman actually si Core God with Hunter's Knife. Hunter's Knife na rin talaga agad. No? Kuha na rin sila dito. Lethal Wonder, priority. So nakikita natin, andun na nga yung mga Jabawakis, ika nga kanina ni Prop, no? Jabawakis lang dito yung Joyhead and the Popol. Pero continue rin talaga si Cadenza dito, Maring Athena, sa pag-poke lang. Extra gold lang talaga with ma-utilize siya lang yung Avarize. Exactly. And kita naman natin dito, mala-Javarize talaga yung emblem dito ni Cadenza. But going in, guys, masarap din ka-partner ni Javarize is Juicy Lemon. Though not on the other hand, doing a great job in just clearing out the minion wave. Ninenegate niya agad yung paglapit sa kanya ni Yuktizi. But on the other hand, that is a plus point, ha? Kasi Avarize din, eh. Yung emblem dito ni Yuktizi, that is actually not a good trade. Pero look at that. Chichidog will be there to save the day. Nag-initiate lang siya ng aggravatedness. Pero dito, papasok agad si Patty with ejector combination doon at medyo napapasama. Uy, meron man siya flicker. Sinalo niya naman lahat ng bulites na manggagaling dito sa blazing duet ni Corgod. 1, 2, 3 and another one bites the dust, and that will be an early 0-2. Naku po, magandang bigayan. Is that a good trade, Santi? I think wala eh. Walang trade na nangyari. Talagang naging one-sided yung nangyari na yon. Kasi Hulawski Invictus dito, ang ganda ng ikot nila. Actually, napapap pa nila yung Purify ni Cadenza para makatakas lang, pero nag-purify din si Yuktizi, pumasok din siya dun sa torre na yon. And grabe yung nakuha nilang gold dito sa pag-push nila sa top lane turret. Yung energy turret. Another one here with ejector si Noxious. Hindi na makakalis pa. And that is an obnoxious kill. Pero look at that. Feathered Ersek by Aiki. A very good move. Pero dito sasabayan si Ureshi ni YGZ na nag-split-split lang. Pero makakasalubong ni left hook. Uy, mapapa-flicker na lang din ako. Sabi niya, hindi ko naisusugal pa yung buhay ko. But the first turtle up for grabs dito, Santi. Libre. Libreng-libre na makukuha ng Hulawski Invictus. Sila nga talaga ngayon ang lamang sa ating early game. Pero middle lane, Maring Athena, mukhang hindi rin naman magko-commit yung AP Esports. They know na disadvantage sila as of now. Knowing na yung Claude natin may extra turtle shield and yung gold na nakuha nila doon, no? Pero makikita naman natin yung patience din ng AP Esports. Kahit na nalulugi sila sa ating early game, nandyan pa rin yung goal. Kasi Hulawski Invictus dito, mga agaw pa. Ako po. Yung kumbaga guys,
naubusan na nga ng kanin pagkasaing, kinuha ulit yung kanin sa kamay niya. Pero dito, gutom na gutom si Patty, trying to find the right target. But as of now, maingat na dito ang AP Esports. Ginagamit ulit nila yung araling panlipunan. They need to learn the social capability dito ng Hulawski Invictus, Santi. Medyo malalim na kultura na naman ang aaralin nila. Mahirap talaga, no? Para sa side nila ngayon. Parang habang naglalaban sila ngayon, inaaral nila yung galaw ng kalaban. Kasi unpredictable din yung ikot, eh. Ang bilis umikot because of the ejector in the wings by wings coming from the tank and support. Yun yung talagang annoying para sa AP Esports. Tapos Lancelot pa siya. Buff dependent pa. Tapos kayo, tuloy-tuloy pa rin. Andito na nga, Maria Tina. Hindi tinantana. Look at the ejector combination. Pero sinabayan ni Korgar. 1, 2, 3, but the blazing 2. Sinalubong ni Aiki. Oh my gosh. Curse of Crow. Pero nag-connect with the perfect position yung real world manipulation dito ni Eve. And that will be a good trade kahit pa paano. Because makikita man dito si Yuppie, si Galeta-Galet, gusto manakit with the Falling Star. Yeah, we'll connect to 99.9% and Jersey, pero dito si Donna with the Blood All and Blood All combination. Hindi makakakuha ng trade. 1-4 ang ating kill score, Santi. Anong nangyari dun? Kung nagkamali na naman ng pahabol dun si Noxious, no? Hindi niya in-expect actually na may nakaabang na dun sa bush, dun sa pupuntahan niya. And eventually, nagkaroon niya ng trade dun, pero that's not a good trade for AP Esports. Eh. Napatay niya si Aiki, pero hyper carry siya eh. Habang Farsa yun lang yung kapalit ng buhay niya. So, napakalaking disadvantage nun. Dito pa lang sa ating early game. Nawawalan ng oras dito si Noxious makapag-ipon. Pero onto the bottom lane, Maring Athena, may pag... Habol! Split-split na lang din ang sagot dito ni Oreshi. Sagot sa kahirapan pero hindi tinatantanan ni YGZ with a knockout strike. Pero dito si YGZ! Nako, masyadong maasim. Oreshi trying to run away pero hindi tinatantanan. Void Crystal will be punished there. Pero yung real world manipulation sinasalo niya. Ito yung disadvantage kapag lumabas ka sa chessboard. Merong immobilization pero si Aiki dito na mapasama din ang position. On the other hand, look at the complication na nararanas sila dito. Yuktizi still on fire with the frost Moon Shield with a double kill against Cadenza and the rest of the gang. And while all of that was happening, na power up na ng Juicy Lemon Turtle buff dito. Si Korgad 1-2-3. Break it down 1-2-3 pa lang labanan dito. Santi. Na power up talaga doon ng Hulawski Invictus sa clash na yon. Aside doon sa kills na nakuha nila, bottom lane turret, mababasag pa nila dito. And yes, we can check out our items sa Maring Athena. Nakikita natin yung improvement talaga ng Hulawski Invictus dito. May ita natin, Johan, courage talaga. No? Gusto niya lang talaga i-assist yung kanyang mga teammates dito for the extra moving speed. Tsaka manggugulo at manggugulo talaga siya. While our Claw dito, may Demon Hunter Sword na, which is yun yung pinaka-essential item niya sa early game para makapag-participate na sa mga clash and magamit na talaga. While our Esperada Enchanted Talisman na din, Marsa dito, meron na ng Clock of Destiny. So napakahirap na at mukhang papasok na sila doon to the top lane. Uy, good at that. Napakagandang playing speed. 4 Korgad, 1-2-3 na sinabayan na mega kill. 4 Yuktizi. Ito na yung kinakatakutan natin for the side of AP Esports. Naramdam or very evident yung nagiging gap sa kanila ng Hulawski. Meron mukhang susundan dito ni Papi. Rejector na ginamitan doon sa ating catapult minion. Predicted ni Elpicio pero ito hindi niya na-predict. Kasi look at that flame shot finishing him off. Oh my gosh, a very beautiful flame shot queen from Aiki. Ilang beses niya nang ginawa to dito, Santi. From downtown, kumbaga parang NBA playoffs ang galawan. Half court niya binato yung kanyang flame shot, pero kumonekta. Pero dito, sa bottom lane talagang grabe. Sumakay na nga dito. Nag-grab-grab na. Stick, pero with a grab, si Yuktizi, pilit na tumataka, sinasayaw-sayawan niya lang si Oreshi na mapapa-back away na lang din. Mala Angelo na may sumpa. Alam mo yun, parang Beauty and the Beast. Okay, guys. Pero, kidding aside, Santi, ang ganda ng flame shot. I would like to highlight, ha, si Aiki talaga, with the flame shot, talagang tinatawag natin siyang flame shot queen dito. Pero on the other hand, look at that feathered airstrike na ginagawa ni Aiki against Reshi with the rest of the gang. Tinatry nilang i-zone out and another turtle has been going to the side of Lowski, pero pinalo up. Look at that holy hoop combination, sabi ni YGZ. Huwag ka mag-alala, kaya ko to. 100%. Pero sabi naman na real world manipulation dito, it's okay. Sabi niya, I got it. And Korgad, 1, 2, 3 with the blazing duet going in and out.
to flame shot, magko-connect na naman kay Elpiso pero hindi magiging gapiso ang with kanyang buhay. Pero with a Feather a combination, mamamatay yung chichurug natin na ba si Oresh, gapiso na lang yung buhay. Ito yung hinahanap ko kanina. And another foul pa, dinagdad ng Hulawski Invictus with a middle lane turret takedown dito, Santi. Sayang din, Mari Athena, no? Kung hindi niya lang sana inunang ginamit yung flame shot, tapos ganun kaliit yung HP, tatlong hero yun. Kahit hulaan mo eh. Kahit hulaan mo, tatama talaga yun. Ang ganda, hindi lang siya flame shot queen na matatawag, no? Pati yung feathered airstrike niya, on point na on point. Yung pagbagsak. Yes. Pero dito nga, naka-ambush ata sila. At ayun, kumunekta na naman, Mari Athena. At mukhang tatakas na basic. Na basic. Ito na nga guys, nakikita natin yung basic fundamental, yung basic technicality. While LPC is being chased down, river manipulation para mailigtas ang ekonomiya. Nag-aaral na dito ang aralin panlipuna pero hindi sila pinapayagan dito ni Noxious with the puncture combination with a shutdown kill. Si Patty dito medyo naipit sa dreams. Pero mas secure nila yung kill. On the other hand naman, si YGZ did a great job in punishing Eve. And on the other hand naman, and that is an almost wipeout for the side of AP Esports. Buti na lang din, nandito pa si Ureshi pero si nalo niya lahat dito ng mga bulitas with the blazing duet combination coming from Core God 1, 2, 3 with the injector combination. Mega kill ang sagot dito ni Core God 1, 2, 3, Santi. Ang hirap, Maring Athena, para sa side ng AP Esports dito. Parang ako yung naaawa sa kanila. Every time na lumalaban sila dito sa Hulawski, luging-lugi sila kahit saan pa natin tingnan. Pero sa nakikita natin kayo, ang kailangan talaga nilang gawin, huwag munang pumalag. Grabe na rin kasi yun talaga yung gold gap dito. Pa-widen lang ng pa-widen. Pero makikita natin sa ating items kaya natin, Athena. Yung ayun, AP Esports, nabibitin. Naka-dominance ice pa lang dito yung kabila na Popling Koopa. While the Lancelot, Heptasis pa lang yung core item niya. While the Claudier, naka-golden staff na rin. So, advance siya dito ng isang item. Kumbaga, kung isipin natin, ang layo eh. Pero andito, yung pag-contest. Silver manipulation, binitawan na, Maria Athena. Spirit nagagaling dito kay Ureshi. Nakapatay ng isa dito si Donut pero yuyag na rap Donut natin, mapapatras na lang din. Sabi niya, hindi kaya ng batuta ko yung mga barrel dito nagagaling kay Lacor God 1, 2, 3. Pero sabi niya, ayos lang yan, kalmahan mo lang Athena and Santi, ginawa lang namin yun kasi may kinuha kaming big objective. Sabi nila, psycho na hindi magagets ni Prof B kahit kailan kasi hindi siya K-popper. Sabi nga ni Bibimbap, kaya tayo eh. Hindi niya na baka panahunan yon. Parang ganun ata eh, no? Hindi na makarelate, Santi. Pero yun, ang ganda nga nung ginawa nila doon. Hulawski Invictus, nagkaroon sila ng konting ano doon, no? Distraction para sa side ng AP Esports. Para nga ma-secure nila yung big objective na pinaplano nila, which is the Lord. And ngayon nakuha na nga nila yon. Hindi pa naman to yung may hampas, hindi pa naman siya Luminous Lord, pero apakalaking bagay na to para sa side ng Hulawski Invictus dahil napapagsabay-sabay naman nila yung pagdating ng minion waves. Pero ngayon nakafocus na sila dito sa iba ng top lane. Maring Athena, mukhang may niluluto sila ditong laban. Sabi nila, sige, pakuluan muna natin yung mantika para bago natin lutuin. Kasi kapag nilagay mo agad yung baboy sa mantika, sisip-sipin lang yung mantika, painitin muna natin yung laba. Katulad ito, binigyan ng isang matindi pagpasok ni Donut. Yung young drop Donut natin, pinaka-backbone yung tinaragot niya, pero wala siya makukuha trade. Instead, they will be focusing their marks and damage on the first Lord. Pero dito si YGG doing a great job as well. And si Oresh, yung gusto-gusto ko yung pagpasok niya. Pero sinalo niya lahat ang Phoenix Tama na nagagaling dito kay Esmeralda. But on the other hand, yung base turret natin dito, tinatargetan nila Core God 1, 2, 3. Si Yuktizi pilit na iniikutan dito si Noxious na wala magawa kung hindi mag-back away na lang din. Medyo nalulugi siya sa gintong klase ng teamfight, but that is actually a nice defense strategy for AP Esports, Santi. Ang ganda ng sacrifice ni Oreshi. Nagamit talaga nila dito, Maring Athena, dahil nga nakita natin nun, napatay nila dito si IT. Yun yung pinakasakit sa ulo nila when it comes to defending. Kasi, grabe yung range na inaabot ng Feathered Airstrike. Tumayo lang siya dyan sa labas ng wall, aabutin at aabutin sila kahit nagtatago sila sa loob. So, yun yung naging plan nila. Sabi na, mag-all-in tayo dito sa Farsa kahit mawalan tayo ng isa, at least madepensahan muna natin yung inhibitor turrets. Pero dito na nga yung pagbawi, Aiki! Tiko po mga sir, pero dito sinalo na naman nila yung Blazing Duet combination dito ni Core God 1, 2, 3 with the Unstoppable Roy. Si Donut muntik na naman mamatay, pero on the other hand naman si Notion Ureshi walang masyado makuha na target for Hulawski Invictus. Santi, what happened? Nagkakamali lagi ang AP Esports dito, Maring Athena. Masyado sila nag-overextend, which is dapat hindi na nga sila lumabas sa kanilang base. Ang kailangan talaga lang gawin dito, dumipensa ng dumipensa. Pero paano lang gagawin kung nauubos na nga ang kanilang pang-opensa dahil dito na papasok na sila isa-isa. Nagkaroon ng audition, Maring Athena. Kung sila makakapag-depensa kung lagi silang
Yung may opensa din, di ba? That is the question. Pero another question or follow-up, Santi, is that ano bang comeback condition dito ng AP Esports against Hulawski Invictus? What do they need to do? They really need to wait for the Alice to go online. Ngayon, hindi pa natin ramdam eh. Wala pa yung stacks na inaantay natin mula doon sa ating Alice. And talaga nakikita natin, grabe oh. Lumalalim at lumalalim pa rin sila kahit na alam na nga nilang luging-lugi sila. And ito yung nagre-resulta ng mga early pick-offs nila bago pa sila dumipensa. Pero ito na nga. Katulad noon, yung pagpasok ni Yuktizi, medyo kinakabahan agad sila kadesa. Pero dito si Aiki, napakaganda power move coming from Donut. Pero dito yung blood or combination niya, maganda rin yung pagpasok ni Oresio with the split and grab. Pero dito si YGC, mapapatras na lang din si Pakito. Sabi niya hindi pala suwabi-suwabi dito. Atras na lang din muna tayo. Noxious on the other hand doing a great job with the puncture and thunders combination. Pero may ma-ejector na is falling star moon sa mukha. Sabi niya, uy, naku po, sabi niya, sasayawan na lang kita. Kalman mo lang, Oreshi. Maganda sana yung pasok mo. Pero you don't do that to me. You don't do that talaga, no? Doon sa ginawa ng Hulawski Invictus. Talagang expected na nila, eh. Na may mapapa-overextend na isa. And ginagamit talaga nila dito si Patty para pambato doon sa kabila. And medyo nabibit lang din yung AP Esports dito. Napapasarap sila sa mga clash. Kahit alam nilang lugi sila dahil nga palag kong palaga. Palag-palag daw eh. Dapat daw palag-palag daw dito eh. Siyempre dapat yes. Tayo din eh, nakikita natin yung ano, yung decision making ng AP Esports. Dapat mag-focus din kasi talaga sila na yung Alice nga nila makakuha ng enough stacks bago bago sila pumasok sa mga clash. Pero ngayon, purple buff ang gusto nilang kunin. Pero in-ejector pa. In-ejector sa mukha tapos nahuli pa dito ni Patty yung purple buff na pinaghihirapang kunin dito lang AP Esports. Ang ganda naman ng ginawa nila ng Alley of Combination na but on the other hand, Sati, grabe naman. Sabi mo nga kanina, nagawa na nila yung unang kondisyon. Sabi kasi ni Santi, si Donut daw ang pag-asa. Anong sunod na kondisyon naman, Santi? Nasusunod eh. Oo, ang kailangan din nila yung tamang placement from the Eve. Kasi lagi rin siyang vulnerable eh. Nagkakaroon nga dito maring Athena ng geometry battle, 'di ba? Syempre kwadrado dito. Ayun. Si tapos naku bilog po naman, 'di ba? Mayroong bilog dito. Mathematics ba na rin ako diyan pero nakikita natin pag nailatag na ang Cartesian plane, talagang dapat sakto yung paglapag, yung pagplat mo mismo ng mga tuldok. Pero ang problema dito ni El Piso, hindi sakto eh. Medyo nami-miss niya yung mga pagtalpak dito. Pero ayun na nga. Iyan na yung geometry battle na nakikita natin, maring Athena. Mukhang tuloy-tuloy na nga sila. At ayun! Pagpasok dito with a blood oath and blazing duet! Ganda rin ang follow-up dito ni Kargad 123 with the normal attacks coming from the Art of TBD. Nakapag-stack up to, enough na. Pero pinagtutulungan naman siya sa mukha dito nila. Donut! A shot down coming from Cadenza. But on the other dito, si Yuktizi pilit na tumatakbo. Si Patty, nag-flicker out lang din. Disengage ang sagot nila. Sabi nila, nagkamali yata tayo ng target doon. Kasi sabi po ni si Auntie. Sabi ka ni Prof B na kanina yung getang boss kasi gayahin ka lang. Sabi ko si ni Santi, perfect placement. So ginawa naman natin yung perfect placement. Namatay si Korgad 123. Pero back to Athena guys, ito na nga pumasok na naman si Yuktizi. Frostmoon Shield with a Starlight Dance ang sagot sa kahirapa. Pero dito si YGC mapapadasha up. Ang ganda naman ejector doon ni Patty. Talagang salo at hatid kapatid. Talaga ang nagiging combolicious natin for tonight, ladies and gents. May service dito yung Hulawski Invictus. Gusto niya talaga sunduin at ihatid. Pero makikita nga natin, parang school bus dito yung tropa natin, yung kapatid dating si Patty. No? Siyempre, mayroon kaninang geometry battle. May mga estudyanteng naglalaban-laban. Siyempre, andyan yung school bus. Ang problema dito sa school bus, one-sided eh. Yung kabilang section yung paborito, dito lang siya sa kabila. Ayaw niya talagang tulungan yung kabila. Kumbaga, kinakalaban niya. Siguro may galit dito yung kabilang section sa kanya. Pero nakikita naman natin yung pwestuhan ng AP Esports ngayon. Gusto lang nilang i-focus dito yung pagbigay ng vision for the buffs na kailangan ni Noxious dito. And if ever na makuha yun ni Noxious, this will give them an advantage when it comes to clash. Kasi yun yung inaantayin nila. Yung right clash, the right moment. And as of now, maring Athena, lugi pa rin kasi sila. Let's check our items din. Hashtag tamang panahon. Malayayadab yata. Yan, sad. Malayayadab ka talaga. Pero andito, nakikita natin pa, full item na yung Hulawski Invictus dito. The Claude actually, full item na. Hindi nga siya nag-decide to go for the immortality. Wings lang daw, sapat na. Alam niyang hindi siya mamamatay. Parang kasi yung iba, di ba, nag-i-immortality dahil alam nilang pwede silang mamatay and crucial talaga yung pagkamatay ng isang hyper carry. Ngayon, matapang na matapang sila at tuloy-tuloy yung paglaban at mukhang napakagat na yung aso dito nila.
At si Wadji si mukhang may ipit mag-isa pero andito na nga agawan purple ba paring Athena. Sabihin ko sana doon kinagat ng Seven Lions pero parang iba yata yon guys. Going back guys, ipapasok ko naman si Physics dito sa Hulawski Invictus kasi araling panlipunan si AP. Si Hulawski ginagamitan ng physics ni Johead kasi physics is a science of matter and motion. Okay? Such as a force, 'di ba? Unstoppable force. Nandun pa lang. Tip na 'yon, guys. Physics ang labanan. Pero ayoko rin ng subject na 'yon. Anyway, going back, guys. Unstoppable force din ang kasagutan naman for Johead. Just to add up the idea. Kasi kanina pinofocus natin comeback potential ng AP Esports. For Hulawski naman, focus naman natin yung winning condition na kinakailangan nila, Santi. Kailangan din talaga nila dito siguro masecure yung next po ng ating Lord. Kasi hindi nga nila matapos-tapos dahil maganda rin yung depensa dito. Yung pag-clear ng AP Esports dito ng mga minion waves, mabilis din eh. Nagsisplit-split lang tong si tropa nating si Glue na lalapitan niya yung backline and napapa-atras talaga sila. Kasi ayaw nga nilang masakyan. Ayaw nilang malundagan dito ng ating Glue. And yun yung nagpo-provide din ng reason na para mag-disperse sila. Pero ngayon, yung Alice, nagkakaroon ng enough time para makaipon. And tuloy-tuloy lang yung pag-iipon ng stack sa mga minion waves na paparating. Ito, agawan Lord talaga. Dito natin malalaman, maring Athena. Pag nakuha to ng Hulawski Invictus, tapos may kasama pang pick-up, probably ito na yung katapusan dito sa ating first game. Pagiging katapusan na kaya to, tumalo na agad si Esmeralda. Pero dito, with ejector combination, si Noxious, medyo pulahan ng buhay, nakakuha na may kakill doon si Yuke Tizzy. But on the other hand naman dito, si Donut and Cadenza doing a great job in just defending against Yuke Tizzy. That will be a 2v1 situation. Pero hindi, sabi ni Tito Nemo, palays pa nga, sabi niya man niya. Uy, ayos lang pre, mga lords. Sabi niya, kalmahan niyo lang. Galit naman kayo. Umitsa lang naman ako ng isa. Kumbaga, nang imba lang ng suntok dito sa pakito. Pero tinuloy. Tuloy yung banta, guys. In a big objective, this is actually the third Lord Santi na nakuha ng Hulawski Invictus. Ito na ba yung ending Lord na tinatawag? Pero bago mo sagutin yung question na yan, dito napapasama na naman with the ejector combination si Ureshi. Mapapasplit, split, split. Sabi niya, you don't do that to me. And I'm so cute, you're so bubbly. Pero dito naman, si Yoktizi, sabi niya, wala kasi makapatay sa akin eh. Isang beses pa lang ako napitas dito, Santi, all throughout this game. Core guard talaga, no? Pinapakita nila dito. And also, what GZ here is doing a good job dito and clearing the minion waves doon sa baybad na top lane dahil gusto rin lang basagin dito sa baybad na kitaas. Pero geometry battle naman si Katina. Uy, sinabayan na naman dito. Yung real world manipulation naman. Manipulan niya dito. Yung Hulawski Invictus. But on the other hand, si Korgad, 1, 2, 3. Mapapa-at least na lang din with the BMA out. Even though naka-activate pa yung kanyang Blazing Duet. But YGZ here being harassed by 3 to 5 members of APs. For setor nga ba yung comeback na kinakailangan nila? Achilles P. For Donut. Ano na yung Yagnarab Donut. Mas malakas sila sa gabi. Kasi mas may karapatan sila. Mana, why? Alam nyo bang lockdown? Meron po tayong curfew, mga kaibigan. Kaya sabi nila, Hulawski Invictus, uwi muna tayo. 8 PM lang curfew dito sa barangay Lanof doon ni Sandy. Oo, 8 PM talaga. Bawal na talaga lumabas. And ngayon nakikita natin, nakulangan sila dito ng isang miyembro. What GC, medyo napalalim lang. Pero successful naman yung kanilang plano dito. Nabasagin yung top lane ni Britturit. So bukas na bukas tayo yung tatlong pintuan ng AP Esports. Hindi na nila kailangan pa ng tuse. Kailangan lang nila dito ibawasan yung mga sikyo. At andito na nga si Noxus bumagsak. At claim siya takabang. Namali siya dito ng pag-estimate. Parang at hinapulit sa aming binamita. Ang ganda naman ng pagpasok dito ni Patty and Yoke TZ, pero mas maganda yung pagdaos doon nila El Piso, pero mega kill that is an off-cam kill for Yagnarab Donut. Pero dito na inyo pa sa dream si Patty. Naku po, immortality has been pop up KO, pero sasaluhin siya dito ni Orange. Sabi niya, don't worry, I got you, pero sabi niya joke lang yun, it's just a bait. While Yoke TZ and Ikey are too busy and clearing out the last minion wave, sabi nila parang namamali na tayo doon, Santi Athena. Hindi na namin alam kung paano namin tatapusin. Paano nga ba, Santi? I think they need to wait for the next Lord ulit, no? So try and try lang eh, until you succeed talaga. Kasi nakuha na nga nila yung unang Lord, kaso na-depensahan pa rin. Pero para sa akin, itong Lord na to, ito yung last chance ng Hulawski. Kasi pag hindi pa nila to nakuha, taagawan sila ng AP Esports, probably maramdam na nila yung Alice dito ngayon. Grabe na yung naipon ditong stack. And mukhang napapalalim pa nga sila dito, pero mukhang papasok na nga geometry battle again!
Tanda naman, no! Real world manipulation and feathered airstrike combination dito. Tuwing nag-feathered airstrike siya, sinasabayan niya lang. Sabi niya dito, si Pati, tatakbo na lang din. Ito yung ginagawa ko sa kanila kanina. Ito naman yung ginagawa na pabalik. And Ureshi with the Elpizo. Tandem will be able to secure a kill against Pati na Johid. Walang bang initiate ng teamfight ngayon yung Hulawski Invictus. All they need or all there is left to do is to defend their base or even their turrets. While at the same time, yun din yung gagawin ng AP Esports. And the idea is that si Noxious, magaling siya actually na core or hyper carry Santi. I was waiting for a miracle play. Pero, at the same time, yung pag-aasim niya, nasasabayan din ni Korgad 1-2-3. Siya yung unang namamatay. And that is 7 times in a row or in a game siyang napipitas. And that is a very bad standing for a hyper carry. Do you agree, Santi? I agree. I definitely agree. No? Compare mo naman dun sa Claude. Ang ganda ng KDA na may maintain niya talaga. Ang ingat niya rin talaga sa mga ganyang mga clash. Hindi siya basta-basta pumapasok pag alam niyang delikado. And ngayon, naabot pa naman si Patty for the next one of the Lord. And ito na ngayon. Dito na yung moment of truth, Maring Atina. Dito natin malalaman kung sino makakauna. And abangan lang eh. Sino mag-error talo talaga? Sino unang ma-pick up ang luging-lugi na? Pero ngayon, makikita na nga natin yung agawan na mangyayari. Let's see kung ano nga ang gagawin dito ng AP Esports para mabaliktad itong ating game number 1. Tignan natin, first point, very crucial to for any teams, guys. But at the same moment, Yuki's here doing a great job in spotting the members dito AP Esports. Hindi naman siya mapapatay basta-basta niyan eh, di ba? Binibait out lang ni Yuki si sarili niya in order dito for Aiki to punish. Tempera dito, real world manipulation, kinapit agad, nag-click ito, YGC and Patty, pero lumalabas lang sila sa area of responsibility na AP Esports. But at the same time, si Yuki si napakakunat, pero hindi na masyado makunat kapag sila sa iba siya dito. Glue. Pero si Patty, naku po, sabi niya, it's okay, Atina, wag ka masyado mag-alala, may flicker pa ako. Aiki, on the other hand, with the blue whip, the flame shot na naman! 4 times in a row na to dito sa whole week natin. Aiki, the flame shot queen, will be able to kill Noxious. That will be a 384 KDA, pero mukhang hindi pa yata tapos dahil si Ureshi mag-i-initiate ng teamfight dito. Nasasalibat na isang gusto dito. Si Cho natin, maganda yung pagpasok. Rather, si Paquito, but on the other hand naman, split, ang magiging sagot niya against Korgad 1-2-3. Dinatry niya lang i-delay yung mga bagay-bagay, pero hindi na siya papansinin pa while Korgad 1-2-3 is busy taking down the Lord. Hawajizi is doing a great job in spotting dito si Cadenza with a Chicho, the combination, as well as si Patty dito with a stoppable force. Connect yung ejector niya si Donut with a blood o combination. Hindi papatay yung Lord natin, magkakaroon ba ng clutch steal dito? Sumanim na naman yata, pero hindi. Sabi ni Korgad 1-2-3, you don't do that to me with a blazing duet combination. Sinanima siya ni Oreshi, so hindi natin tinatamaan sa kanyang blazing duet. Well, all of that was happening, si Wajizi gumagawa na sariling pangarap. Good thing that Elpizo is there to save the day together with the minion may para mukhang tamukis patatlon guilty with the falling storm combination winter truncheon para mag-grow ka as a player. Pero hindi na siya nag-grow because a shutdown will be gone for YGC. But on the other hand, Hulawski Invictus will be getting the first point against AP Esports. Grabe. Pinagpawinsan ang Hulawski doon, Maring.